Hello, magandang araw sa ating lahat mga boss. At welcome po muli dito sa ating YouTube channel, Rick Loans TV. Nandito tayo ngayon sa area ng PDI 6 yun. So, share ko lang sa inyo yung aking gagawin. Gagawa ako ng PDI or pre-delivery inspection. So, yan po, ito yung unit na aking gagawin. At ito yung Chevrolet Groove. At ito yung bagong-bagong model ng Chevrolet. So, yan, share ko sa inyo yung mga dapat gagawin ng PDI or pre-delivery inspection. So yan po, tara, samahan niyo ako at panoorin natin to. So yan po mga boss, ngayon una dito tayo sa makina. So ang mga gagawin natin dito sa engine bay ay una, check natin yung oil level. So ito yung dipstick nya. So i-check natin kung nasa tamang level ba yung oil nya. Kung kulang, dagdagan natin. Tapos check natin yung kanyang coolant. So ayan, ito yung minimum at ito yung maximum. So dapat sa maximum tayo. Then check din natin yung brake fluid level. So ayan, ito yung reservoir ng brake. Check natin. Pagka nasa tamang level, di ayos na. Pagka kulang naman ay tap-upan natin. So yun. Then, check natin yung battery clamp. Yung negative at yung sa positive. So check natin kung minsan kasi may maluwag. At pag maluwag, higpitan natin. So ayan. Ito okay naman. Tapos yung kanyang windshield washer. Yung tubig na. So pagkatulad nyan ay kulang, dagdagan natin. So yan po, ito yung mga dapat gagawin dito sa loob ng makina. At check na rin natin dito yung tire pressure. So tingnan natin kung ilan yung kanyang specs. So ang specs nito ay 33. So pagkakulang ay dagdagan natin yung tire pressure niya. Ngayon, proceed naman tayo sa loob ng sasakyan at alamin natin kung ano pang mga susunod na gagawin. So ayan po mga boss, nasa loob na ako ng sasakyan. Ngayon, ang gagawin naman natin dito sa loob na ng sasakyan, una ay i-check natin yung remote. Ayan, tingnan natin kung mag-lock at mag-unlock siya. So ito yung lock. So ayan, nag-lock siya. Then ito yung unlock. So ayan, gumagana yung remote. Then yung iba, mayroon pa yung spare. So ang spare nito ay ordinaryong kilang, so hindi na natin kailangan i-perform. Tapos, sunod, dahil na-verify na natin yung remote na gumana, ay paanda rin natin yung sasakyan. Then, check na natin lahat ng accessories. So, ayan, paanda rin ko muna. So, una ay i-check natin yung windshield washer kung gagana at yung wiper. So, ayan, katulad yan, gumana naman. Then, gumagana naman yung wiper. So, ayan, gumagana din yung washer niya. Tapos check natin yung radio. So ito yung radio niya, touchscreen na to. So ito on ko. Ayan, nagpa-power on na siya. At ayan, ito yung volume niya. Ayan, gumagana. Tapos sunod ay check din natin yung AC niya. So ayan, gumagana. Gumagana yung AC niya. Tapos check natin yung hazard. Ito yung hazard switch. Ayan, gumagana siya. Tapos check na rin natin yung turn signal, right. Ayan, gumagana. Left, gumagana. Then yung park light, ayan, gumagana. Then headlight, high and low, ayan, gumagana siya. Tapos check na rin natin yung power window. So ito yung power window switch, ito yung master switch. Ito yung sa kaliwa, sa driver side. Ayan, gumagana siya. Then, yung sa kanan, sa harapan. Ayan, gumagana. Tapos yung sa kaliwa, sa likod. Ayan, gumagana rin. Then, yung sa kanan naman. Ayan, sa likod pa rin. Ayan, at check na rin natin yung side mirror. So ayan, ito yung side mirror switch nya. Select natin sa leaf. So ito yung kanyang selector. So tingnan natin yung side mirror. Ayan yung palabas, ito yung papasok. Then ito yung pababa at ito yung patingala. So ayan,
Then select natin ulit sa kanan at i-check din natin yung side mirror ng kanan. So ayan, papasok, palabas, tingala at pababa. So ayan, ganun lang ang mga dapat natin gagawin. Tapos check pa rin natin yung cigarette lighter. So ito yung cigarette lighter at i-check ko rin. So ayan, tingnan din natin kung gagana siya. Basta tandaan nyo lang mga boss, lahat ng accessories pagka gumawa kayo ng TDI kinakailangan ma-check at kung nag-function ba lahat. So ayan, tapos na yung lighter. Ayan ninyo nakita, nagbabaga na. So gumana yung ating lighter. Ngayon, ganun lang ang ating mga dapat gagawin sa PDI or pre-delivery inspection. So hanggang dito na lang yung video at hanggang sa sunod. So ayan po mga boss, isang video naman ang ating natungayan at napanood at sana mayroon kayong napulot na konting kalaman kung paano tayo mag-perform ng PDI or free delivery inspection. So ganun lang ating dapat gagawin. Maraming salamat sa inyong panonood at hanggang dito na lang yung video. Happy New Year sa ating lahat at see you sa sunod pang mga video tutorial. Bye-bye!